Today. Nagkala tayo today? Nay. Breakfast ka muna. Good morning. Tsura mo dyan. Hindi tayo kala today. Very good. Bahay muna kami ngayong araw, Kai. May trabaho tayo, no? So, alam nyo na. Pero kaya mag-vlog po ako, kaya wala na naman ako reserve. Milang, dumanit. Picture. Oh. Asa mo si Papa? Asa mo si Papa? Grabe kabilis ng panahon. September na, guys. Papas ko na. Dami na naman mga ngarol eh. Hindi pa rin nawali ubo ni Matthew. Pero Kai, nagpa-appointment na po kami yung check-up niya sa Tuesday. Pati na rin yung sa akin, pa-check-up na rin ako. Umaga ngayon, pero may pasok na si Matthew. Sabihan na lang namin yung teacher na, dito. Medyo malate siyang magpasok sa Tuesday. Nak, sabihan natin siya sa Monday, ha? Last day kasi ngayon na ang vacation ni Matthew. Pasokan na naman sila, next week. Tapos si Mila din. Excited na yan. Gustong-gusto na ni Mila pumasok sa school. Pero kay for sure, iiyak to. Siguro mga dalawang linggo. Yun yung bilang. Kaya nga, excited pa siya. Hindi pa kasi niya alam na, iiwan namin siya doon sa school. So, kay weekend man, no? Dito na lang tayo sa aking favorite place po dito sa bahay, ang aming washing machine. Maglaban na naman ako, pero kay mga puti-puti nilagpan ko. Pero habang isa lang ko to, may sasagutin po akong tanong. Yung mga bata pala, pinapunta ko muna dun sa taas, nandun din si Marcel. Kasi para walang magulo dito kay... Yung tanong kasi, kadami na talagang nagtatanong yan sa mga previous vlogs namin. About sa kung ako nga ba yung, or, ano ba yung tanong doon? Hindi ko na lang kasi na-screenshot eh. Kung ako daw yung unang naging asawa ni Marcel, parang yun, nakalimutan ko na si ma'am. Pero hindi lang po si ma'am nagtanong, kadami na niyan. Hindi ko lang masagot-sagot dati kasi iningatan ko rin yung, yung story namin ni Marcel, yung privacy din niya, or pati na siya ko sa akin, at least mag-ingat-ingat din ba? Kasi hindi ako, yung parang madaling mag-open din yung masangang ganyang vlogs. Kung mapapansin nyo po, yung mga vlogs namin more on gala, more on sa mga bata, pero yung parang information about sa amin, hindi ko masyado sinishare. Pero kaya ngayon, today po sa vlog na ito, sasagutin ko po yung mga katanungan nyo. Tan-ta-da-da! Mga Marites dyan, mga Marites! Abang-abang! Pero kayon po, ang sagot ko po dyan, hindi po ako yung unang naging asawa niya. Bali, my ex-wife po yan si Marcel. Pero matagal na po yan silang hiwalay nung nag-meet kami. Nag-meet kami. Pero kayon po, my ex yan siya. Tapos, paano ko ba ito sa inyo i-explain? Hindi ko kasi gusto ding sabihin lahat-lahat agad kasi nga, siguro may time din na or darating din yung time na si Marcel na ang mag-explain sa inyo. Kasi sa ibang story na niya yun eh. Pero yung sa part na ito, siguro sagutin ko rin. Na yun. Ako po yung pangalawang asawa niya. Bali, divorce po yan siya noong nag-meet kaming dalawa. Pero kay at least ngayon, super happy na niya. Diba? Ganito kasi guys, ang ikwento ko na lang sa inyo. Kumbaga, kasal yan siya ng 10 taon. Pero kaya alam niyo sa 10 years na yun, ginawa niya po lahat, binigay niya lahat, pero yung pakiramdam niya na parang hindi siya na-appreciate, yung hindi niya nakikita yung future niya na magiging masaya pa siya, yun siguro napagod din siya, kaya siya na ang umiwalay. Tapos nung time na nag-recover siya, alam niyo nangyari. Sabi pa daw sa kanya, divorce na yan siya. Sabi sa kanya, divorce ng babae.
mag-train ka sa mga ano online dating, tapos may kaibigan din niya siya katrabaho. Sinuggest din sa kanya sa online dating ba? Tapos isang araw daw, umuwi siya sa bahay hapon, mag-isa lang siya dito sa bahay. Nag-try siya mag-online. Kaso kadami mga scammer, siguro nakilala na niya ako, kinabukasan na ata, kaya nag-online ulit siya. Tapos ako kasi unang nag-message eh. Pero yung message ko sa kanya, hi lang, yun lang po. As in, hi lang talaga. Tapos, hindi na ako nag-expect na mag-reply. Siguro mag-expect na mag-reply siya. Pero yung, parang siya na talaga yung makikilala ko sa dating na yun. Hindi ko yun masyadong in-expect kasi nung time na din yun, nasa work din ako. Tapos may ako parang naka-break at ako, nag-scroll lang ako sa dating. Tapos nakita ko yun siya, very cute. Tapos na-feel ko talaga na parang kabait ng taong itong picture niya. Pag makita ko po is, ko sa inyo, i-click ko na naman sa mga bagong subscribers para po, makita niyo yung profile picture ni Marcel, no? Kung saan ko siya nakilala sa dating. Tapos yun na, nung nakilala na niya ako, nag-usap na kaming dalawa. Tapos sinabi niya po agad sa akin na divorce siya. Pero hindi sa akin masyadong naging big deal din yung kasi kumbaga, iwalay na sila. So, open na siya for new relationship. So, yun. Grabe, guys. Nakwento ko na sa inyo. Hindi po ako kasi basta-basta magkwento din yung... I mean, camera, di ba? Alam yung nararamdaman ko ngayon, medyo di ko alam. Kasi first time ko itong gawin na i-share ko sa inyo yung story namin about sa... ganong sitwasyon or sa ganong past niya. Pero kayon, gusto ko rin po malaman nyo yung past ni Marcel. Kaya siguro pag sumali na siya sa vlog, for sure, marami magtatanong. Kaya ngayon, yan? Simulan ko na ba? So ngayon alam nyo na, di ba? Pero huwag po kayo mag-alala, ako na po yung last niya for sure. Kasi happy din naman ako kay Marcel. Tsaka, minsan may mga problema din kaming dalawa. Mahirap, pero pag din, may mga anak, iniisip mo, maging ka na lang, maging matapang, or basta guys, kahirap, explain. Ayaw kong dito, magdrama. Kaya good vibes lang tayo ngayong araw. Tsaka tinanong ko rin kanina si Marcel, sabihin ko na sa kanila mamaya na hindi ako ngunang mong asawa. Tingin lang siya sa akin. Siguro inisip niya, ready ka na ba dyan? Pero kayo wala. Feeling ko, ko rin sa inyo to eh. Kumbaga, hindi man required, pero gusto ko rin i-share sa inyo kay. Kadami po kasing nagtatanong, para masagot din, di ba? Hindi man pwedeng puro na lang gala. Gusto ko rin ma-share yung kunting sa buhay namin. Information. Baga, puno na dito eh. Mamay naman to, di kulay. Mag-ikot tayan siya. Lagi, isang oras lang to dito. Kadami pa dito mga di kulay, uy. Punta ko muna yung dalawa sa taas kaya baka nagkalat na. Tingnan yung mga kalat nila dito. Hello! Ang dami nyo na namang kalat! Yan po yung lugar nila dito sa taas namin, sa third floor. Kadami pang laro nila Matthew dito, oh. Baka ilagay natin yung iba sa sa box, kaya ipadala natin sa Pilipinas. Yung mga pwede pang laruin nila doon, ha? Yung mga pinsan mo, kuya? Hala! Hey, wait, it's Haifa, di, scissor? Eh, scissor. Tapos gefaarlik, Matthew. Ibigay mo yun ng gunting na yan. Matthew. Ibalik mo yun. That's for Mama Engor? Milang, ano meron ka dyan? Ano yun? Flag. Oh. Yung yung hund. Ipadala ko na lang yan sa Pilipinas, ha? Kinakalat nyo na naman, Bigay ko na lang yan? Na, huwag mo nang ayusin mo kasi yung yung hund mo. Ay, Ginoo. Alam niyo ba yung box na in-order ko, guys? Hindi pa rin po siya puno. Pero ito yung mga ipapadala ko, oh. Ito yung para sa pamangkin ko. Kaya kahapon pala,
di ba nag-work man ako, tapos maaga akong dumating sa store kahapon, I mean sa city center, ang ginawa ko kaya nagtingin ako dun sa isang shop. Bumili ako ng mga 1 plus 1 po dito na mga shampoo, lotion, tapos shower, gel, ito oh. Bumili ako ng Dove. Nag 1 plus 1 po kasi ito eh. Mahal pa rin pero kay 1 plus 1 man, green up ko na. Kay parang sa box ko dito. Bali, bumili ako ng ilang peraso ba itong nabili ko pa po? Na 8 ata. So ito siya. Ilang ml ba ito? Shower gel nga eh. 450 ml. Kaya gusto din to kasi ni nanay, request niya. Tapos maghanap ako ng sabon ata na Lux ata yun na sabon. Kaya gusto din yun ni nanay. Tapos bumili na ako ng 1 plus 1 din na lotion. Nagantay lang talaga ako na magano sila na mag-start na naman yung 1 plus 1 nila. Ganito kasi yan dito sa Holland guys. Yung mga promotion nila, mga 1 plus 1, or 1 plus 2, or 2 plus 1. Tapos ito din shampoo, oh. Para rin to sa kanila. Nag-iipon na nga kasi ako ng papadala nga sa Pilipinas. Kaso parang napamahal nga ako sa box na to, eh. Dapat nga, nagbigay na lang ako ng pera doon. Namili na lang sila, pero kay, wala, try ko pa rin. Kaya naka-order na ako ng box. Tapos alam nyo ba, kahapon din, sabi ko kay Matthew, kahapon ba yung kaninang umaga? Sabi ko, nak, ilalagay na mama ni mama yung mga pinamili ko kahapon. Sabi niya, mama, ibigay mo to. Tingnan nyo, kasi hindi na daw niya to nilalaro. Ibigay ko rin to sa Pilipinas sa mga bata doon. Alam nyo ba yung mga simpleng mga laro nila. Pero kayon, maghanap pa rin ako ng mga laro ang hindi na nila ginagamit kay ibibigay ko sa mga bata doon para may malaro. Tapos si Matthew kasi, di ba, magbabalik school na din. Binilang ko rin siya kahapon ng dalawang pantalon sa tindahan kung saan ako nagtatrabaho. Nagustuhan niya nga ito eh. Hmm? Kaya, may bagong pantalon ng kuya. Si Mila, hindi ko pa nabilhan. Tinanong ko nga siya, sabi ko na, kay si kuya, meron man, ikaw anong gusto mo? Naawa kasi ako kay kahapon, tingin-tingin lang siya sa kuya niya eh. Gusto ko kasi pag bumili ako para kay Mila, kasama ko siya kasi alam niyo ba ngayon, kahirap niya na pong bihisan. Kanina umaga, muntik na naman kayo mag-away. Pero kay na alam ko kay Precious, ang ginagawa niya kay Zoe, pagbibihisan niya, dalawang option. So, dalawang damit kinukuha niya, pinapapili niya. Sabi ko, sabagay, tama din naman yung ganong gawin sa bata. Kaya kanina niya yung ginawa kay Mila, nagkuha ko ng dalawang damit, pumili siya sa isa, kaya hindi kami nag-away. Kadami pang pupuloyin ko dito. Uy, pero kay ito pala, may baraha din ako dito. Nakita ko si dito sa kuwan na. Po? Ikaw lang ako po sa kompleha. Pupunta ka sa taas, hindi? Hindi. Oh, sige. Ilagay mo na lang dyan. Naksi Mila? Yung gunting, kunin mo kay Matsugatan. Yung gunting. Yung scissor, yung scar. Nay, kunin mo. Saan yun? Wala na tayong scar dito. Dahan-dahan pag bumaba ka, ha? Kuya? Naglaro kasi siya ng gunting. Alam niyo ba yung Rapunzel dito? Ginunting niya. Buti na lang yung book ni Rapunzel. Hindi na gunting. Kaya pag nakita yun ng papa niya, lagot. Ito, tingnan niyo naman. Gino kay Rapunzel. Wala nang paa. Oh? Ayaw ko sa batang po. Pero pa yun guys, isa-shopping ko po yan si Mila. Kay kawawa man kung si Matthew lang bilhan ko. Lalo pat silang dalawa. Sa mga yan sila, siloso. Kung anong meron yung isa, dapat meron din yung isa. Pero kayon, si Mila papiliin ko kung anong gusto niyang damit. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, anong gusto mong damit? Hindi kasi siya mahilig sa mga turtleneck, yung maipit yung liig niya. Ayaw na ayaw niya yan. E mag-winter pa naman, gusto ko meron sana siya. Pero kayon, papiliin ko siya. Tapos, ang gusto niya, alam niyo ba? Mickey Mouse na may print. Favorite niya talaga ang Mickey na yan. Tapos sabi ko, si Elsa, gusto mo? Sabi niya, yeah. Kaya baka hanapin ko rin siya ng Elsa na dress. Ipon-ipon na naman. Antay na naman ang sahod para makapamili. Mahal din kasi pala ng mga bilihin dito. Lunchtime. Uy. Ben. Aroy. Now, chef. May paano-ano tunog siya ngayon si Matthew. Palo sa puwet. May batang to. Oh. Now, chef. What do you do that? Stout.
ulam ko pala ngayon yung bigay ng pinay kong kaibigan si Madam Alma. Nagpunta kasi kapon siya sa store. Binigay niya sa akin tong ulam na ano ang palayaw. Madam, paano ko makadayet ngayon neto? Papadami na naman kain ko, Diyos ko. Kaya parang kasarap ng luto niya. Pero kaya as in, kasarap ko kasi din niya magluto ng mga ulam. Kaya hindi sana ako mag-lunch, pero kaya naisip ko may binigay pala siya sa akin ulam. Kainin ko, kaya sayang pag hindi makain. Matthew, stop, Clark, okay? Kuya? Tapos, yung tira din namin kahapong ano ah. Yung pansit kanto na mihon din ginawa ko. Maglagay din ako ng konti. Tapos nagawa din ako ng fried chicken. Kaya dito din po kahapon nag-dinner yung ano ni Marcel, katrabaho. Kaya may tira pa. Pero kaya nasarapan din siya kahapon sa ano, pansit. Sabi ko kahapon sa kanya, pag sa Pilipinas, yung party doon, laging may pansit, kaya pampahaba ng buhay. Sabi niya, talaga? Na-miss din siya ba? Po! Makakapta iPad? Hindi. Bakit? Kasi sabi ko, walang iPad na, okay? Bakit? Kasi sabi ko, Mama, kamagtakam. Maglaro ko, ibang laruan na lang. Mama's not me. Sa laruan mo doon, baka ng memory or ano. Ay, Diyos ko, parang kasanak. Kasarap po, bigyan ni Tante Alma. Ay, kaba mo, Diyos ko. Ito na siya, guys. Tikman natin. Kainit. May mga chicken pa, oh. Sarap. Mama, where there's bacon? Hala, uy, kasarap po. Where there's bacon? Hindi ko yan yung iba. Yung mas malaki dyan. Sabi ko sa kanya, kuha mo ang tubig na. Marunong na yan siya. Alam niyo ba, pag minsan masakit yung ulo ko, magtanong yan siya, gusto mo ng gamot, mama? Anong gusto mo? Tubig. Uy, okay. Mga ganyan, nakatakot ang mati din, pero hindi po nabasag. Galing na yan ang aming kuya. Thank you. Kanina, nagsampay din kami ni Matthew siya, tapos tumulong din siya sa akin. Wala nang intermittent fasting natin. One day lang yun nangyari. Ano po? Bakit tumats? Ito na lang, subukan ka ni mama. Subukan ka ni mama. Ayoko, gusto ko mag-tumats. Gusto niya kamatis. Kamatis? Kamatis. Kain, guys. Unang subo sa inyo. Kamatis. Sarap ko. Kamatis. Danda ka dyan, kuya, ha? Maglag ka? Work ako ngayon ng 4 hours. Today po pala ay Saturday, kaya very updated na naman yung vlog natin. Pag ma-edit ko ito mamayang gabi, maglag ka, ha? Pag ma-edit ko ito mamayang gabi, bukas na ma-upload. Grabe, guys. Hindi tayo makagawa ng reserve na videos ba? Pero kayo, yung mga bata, papasok na naman sa school, so, try ko na magagawa ng mga ano videos para may extra tayo. Kaya hirap pag updated. Uy, minsan, kailangan ko talaga, iniisip ko, kailangan ko gumawa ng videos para may mapanood kayo. Hello? Kain ikaw? Ay, maaari pa ako yung tomatoes o magwasa. Mila, gusto mo? Kain ka? Cute. Gawa ni Tante Alma. Look, food, eh? Tapusin ko muna ito dito, tapos may pasok na ako sa work. Tatapos ko lang maligo. Ready to work na tayo ngayong araw. Pero kaya mag-ano pa ako, magsampay pa akong nabahan. Harinig nyo yan, guys. Yung ano yan, washing machine namin, hindi pa kasi tapos. Tapos itong isa, umakyat na naman sa taas, kaya nandito man ako. Anong gusto mong gawin natin? Please like and subscribe. Bye-bye! Magtulong ka siya sa akin, magsampay mamaya doon sa taas, mga damit. Tulong ka! Ang Ginoo, gustong-gusto lagi itong batang tumulong eh. Pero kauwi na po. Kahit minsan, hindi man siya magtulong, magkalat lang. Paano kung lang siya pa sabay sa taas or sama lang sa taas kay kawawa din sa baba. Ganito kasi itong batang to. Pag wala ako sa baba, makikit yan lagi dito sa taas. I mean, gusto niya lagi kasama ako. Ano ka? Makamama to eh. Siguro pag ano kasi lalaki, di ba, mama's boy? Na, akyat! Ang tagabuhat. Akyat na! Wow, man ang kuyo. Gusto niya kasi magtulong. I-video daw ko. I-video kita. I-video din kita. Gusto niya kasi video ko siya. Akyat. Kaya mo? Yeah. Makapagod ikaw? Hindi. Hindi.
Wow, man yan. Two rounds na namin to. Kasi yung kanina puti, ayun na oh. Grabe ang kalat sa taas, guys. Kayo na mag-adjust. Thank you. Doon pa? Yeah. Okay. Thank you. Pagod ikaw? Yeah. Yeah? Thank you, kuya. Mm. Nood na naman sila ng favorite ni Mila. Oh. What is that? Nakfasyektok, nakamasakta si Mila. Hala, nag-away na. Sinong nauna? Ako! Mag-ikot ang octopus. Oh, mag-antay na lang. Hanap ka, Mila, ng iba. Hala, nagalit ng barangay. Ano? Kay, mamaya na lang. Pagkatapos ni Kuya, si Kuya na naman. Si Kuya muna. Diba ganyan ang rules natin? Kung sino na una, siya muna. Barangay. Maganda yarn. Laki na ni Matthew. Water time! Nandito na ako Mr. Buff. Ito yung background. Kantin namin. Wala po masyadong tao sa shop. Pero kay kahapon sobrang busy. Mag-ano kasi magpapasok ka na yung mga bata. So in-expect din namin ang mga katrabaho ko ngayong araw. Mamayang hapon siguro mga alas 2 o alas 3, magsugod mga tao niyan. Kaya next week po, balik eskwela na naman yung mga bata. Kaya kasi mati binilang ko rin ng pantalon. Kasi kahapon ka busy. Pero ay mas gusto ko lagi yung may ginagawa ko kasi sa wala kay. Alam niyo ba, minsan sinasabi ko sa inyo, walang customer. Minsan, kaboring. Baka marinig ako ng boss ko, nandun kasi sa anong titindahan. Pero kayo, work ako ngayon ng 4 hours. Pero kay ano ngayon, Saturday, ibig sabihin nun po, may Tuzla. Tuzla ko tawag nun? Sa Holland. Ang ano niya kasi guys, pag ano, ibig sabihin po niya, pag mag-work ka ng weekend, may ano ka, additional or extra percent na babayaran sa'yo. I think, parang ano 20% na tapag fag. Pag Saturday, halimbawa, nag-work ako ng 4 hours. Ang total nun, bali, nag-work ako ng 5 hours. Tapos kung Sunday naman, mag-work ka dito ng weekend yun nga, Sunday. Halimbawa, nag-work ka ng 4 hours. Ang count nun ata, 6 hours or idodoble yun, magiging 8 hours. Parang ganun ba? Sa ating manu, kahirap dyan pag weekend. Walang walang dagdag ata, hindi ko alam. Pero kadalas sa dyan sa Pinas, iba walang bayad yung weekend na mag-work ka. Tapos yung iba, hindi din may nabayaran yung OT. Nag-experience ko na yun dati nung nag-share ako sa SM Sukat, sa SM Appliance, nag-work ako dyan eh. Tapos, mag-OT kami, walang bayad. Pero di ko lang alam mo yung kasi ano na yun eh. Siguro mga 8 years ago. Baka iniba na nila yung sistema. Pero yung iba pong branch ng SM, may bayad yung OT nila. Pero yung sa akin, wala dati. Share ko lang ba? Hi! Natapos yung magtrabaho ngayong araw. Bukas na free na si Mama. Wash kami ng hands ni Matthew. Puti na lang. Nag-ano na rin si Marcel ng ulam. Nagluto na. Iniisip ko kasi kanina nung nagbabay ko pa, ano ko yung kainin sa bahay, baka magluto pa ako. Pero kay, nagawa na siya ng ulam. Sontay! Nagutom pa man din. What? Ayan po yung ulam na ginawa ni Marcel. Oh. Karni na minarinate niya tapos nilagay sa oven. Nak, mainit pa yan ha? Mainit? Ang bilis mo rin kainin. Bata ka talaga. Nahuli ka tuloy sa camera. Gato ba ikaw? Natulog ka kanina? Habang nasa work si Mama? Yes. Papa, na. May slapa doon. Okay. Heb je wakker gemaakt, hè? Jullie zo lang slapen. Ja? Yeah? Good show. Kain na mamaya. Huwag mo nang kanin, ha? Ihipan mo muna yan. O, pwede na ito na. Try natin. Try mo. Climb it siya. So. Ta. Mmm.
natin, guys. Ito siya, oh. Masarap na ito. Malasa kasi may nilagay si Marcel na parang powder. Mila, wag Mila. Gusto niya naman sa camera. Is this the one we used before? Mm-hmm. Okay. Thank you. Ay. Wala ka pang water na? I should be... Dito! Okay, sure. Kumain ka na dyan. Mama! Mama! It's just a boy! Mama, it's for oak. Mama, it's for oak. Mamaya na, simila mo ng video. Kumain ka na dyan. Ay, alanurus na ka. Matthew, wa'y forrechtet ang tafel. Ja, papa. Yan, tapos nang kumain. Naglaro na naman tong dalawa. Ano? Okay pa man yung battery niya? Huh? Antay muna. Oh, okay man. Anong hindi okay dyan? Sabi mo, wala nang battery. Iba naman, pagalawin mo siya, iba, hindi napsayaw. Hala. Tumbling yarn. Na boing. Wow. Ang galing. Ang galing sumayaw yan ang milang yarn. Ano? Okay naman ah. Sabi mo wala na. Ready nang matulog. Ano? Tulog na ikaw? Anong sabihin sa subscribers? Please like and subscribe. Bye-bye. Pakitoko ka. Hutsa. Bye, guys. Oh, really. Thank you for watching. Bye-bye, guys. Bedtime na kasi ngayon dito. Anong oras na ba? Aga pa. I mean, 7:30 ng gabi, pero kahit bukas maaga kami nga sa bahay, kaya maaga din namin sila ngayon nilagay sa bed. Bye-bye, Mila. Bye-bye, Mila. Hindi daw siya magsigaw mamaya ng gabi or pag-alis ko. Bye-bye, Mila. Ingat. Slap na ka.